Hello, magandang gabi. Andito po ako para i-review ang 13, yung Filipino series sa Netflix. So, non-spoiler review to or something. Hindi ko babanggitin ang plot sa 13 kasi tingin ko ang 13 ay isa sa mga parang medyo animated na series. Kailangan subaybayan. At hindi ko hayaan naman na i-spoil siya kasi ito ay landmark para sa telebisyong Pilipino na makarating sa isang plataforma tulad ng Netflix. So, bago ko simulan tong review, lagyan ko muna ng stream music. Okay. So, ano nga ba ang 13? Ang 13 ay parang isang comics na nagpo-portray sa buhay ni Alexander 13. Ito, yung babae na sa gitna. Kasama ang ilan pa mga kanyang mga kasama. At si Alexander 13 ay parang spirit detective. Ngayon, kung familiar ka kay Yusuke Urameshi, o mas kilala bilang Eugene, yun yung role niya. So, bali may mga impacta dito sa Pilipinas na, kung for some reason, tapos si Tracy yung spirit detective natin. Siya yung babaylan, a shaman sa Ingles. At ang trabaho niya ay lipulin itong mga masasamang espiritu pabalik sa kanilang mundo. Ngayon, parang ganda approach niya. Di ko alam na may comic book pala ang 13 noon pa. May nakita lang talaga ako sa YouTube na nangongolekta pa nito. 2013 pa ata yung collection niya. So, yun. Yung isa sa mga nalaman ko. Sa background ni 13. May mga Philippine reference dito. Marami. Tulad nito, sina Crispin at Basilio. Kung nagbabasa kayo o napag-aralan ng Nolime Tangere, si Crispin at Basilio ay magkakapatid. Diba? May mga reference rin, may datu dito. At may mga ilan pa mga malilit na bagay-bagay tulad nung police brutality. Medyo tinatch siya. So, may mga political aspects tong si 13 sa Netflix series niya. Ewan ko lang sa comics. So, bali ako, nakatira ako malapit sa Guadalupe, familiar ako sa lugar, sa isa sa mga setting ng 13. Familiar rin ako sa mga setting tulad ng Bilibid. Isa yun sa mga lugar na parang naging setup ng kwento ni 13. Ano pa pwede kong sabihin? Yung mismong palabas, maganda naman siya. It's quite ano, parang above average. Hindi mo na ako na overwhelm, pero okay man siya. Ang maganda yung animation style niya, medyo fluent. At ang tangi ko lang mapupuna, siguro is yung pacing ng storya. Kasi parang isang minuto nandun siya kay Nuno, nagipag-usap, pas bigla na lang ayun, nandun na yung kaaway, tapos biglang magpa-flashback parang kung saan-saan napupunta yung storya. Yes, may flashback dito. I think ganun yung style na mga palabas, na imbes yung buong origin story niya ay isang episode sa Netflix o sa ano mga plataforma, yung origin story kinakalat sa buong series as flashback. Mapupuna ko rin dito yung pagdadab ni Lisa Soberano. So kung di nyo pa nakita ang aking video kung saan tinanalakay ko anong pinakamagandang dub para panoorin ng 13. Para sa akin, pinamagandang dub para panoorin ng 13 is yung wikang ni Hongo, Japanese. Kasi yung boses ni Lisa talaga hindi bagay.
di wala pa kailan kung anong sabihin ng producer. Ang producer kasi paglalaban nila ang decision nila sa kahit mali. Kasi pera nila yun eh. Ginastos nila yung pera para kay Lisa sa Verano. Kailangan nilang i-justify na tama yung pinaggastos nila. Kaya asa pa tayo, nakakampi sa atin yung producer, sabi nila yung ginastos silang pera ay nauwi sa hindi tama. Meron rin denial yan. Gusto ko rin i-touch yung naging ano, isa sa mga setup dito sa 13, yung ABC-CNN, which is parang dig sa ABS-CBN. I think blinew up na lang ng media yung appearance niya sa 13. I don't think it's like a serious matter. Na-shutdown kasi ang ABS-CBN dito sa bansa na to. Kaya siguro pinag-take advantage ang media yung pagkakaroon ng ABC-CNN sa 13 as a reference to ABS-CNN. It's just a slight nod. I don't think it has to be a political thing. Diba? Ayun. So, ayun. Re-recommend ako lang. 13, Netflix. Go watch it. I think it's good to burn some few hours over the weekend. So, yun po yung review ko. Magandang gabi. See you guys next time.